Sumainyo inyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, umanap kayo ng taong karapat dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito at kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma at taga Gomora." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes para sa 14th na linggo sa karaniwang panahon. Kung kahapon narinig natin ang pagpapakilala ni Jesus sa kanyang piniling 12 apostol o ginawang apostol, ngayon naman po ang kanyang bilin sa kanila bago sila humayo sa kanilang magiging misyon. So ang pinakasentro ng kanilang gawain ay ipahayag ang mabuting balita, magpalayas ng demonyo, magpagaling ng mga may sakit. At dito ito yung mas challenging. Kasi ang sabi niya, "Huwag na kayong magdala ng pera o salapi o kung anuman mga lukbutan. Huwag na din magdadala ng supot, ng extra damit o pampalin, kahit yung panyapak o tsinelas na ginagamit tungkod." So doon na pumapasok ngayon yung paano ba ito? Kaya ba natin? Kasi mahirap. No? Pero ang hinihiling lang sa atin o hinihiling sa mga alagad kung bakit ibinigay ito ni Jesus ay para sila ay matutong magtiwala o umasa sa Diyos. Hindi sa kanilang sarili, kundi matutong magtiwala at umasa sa Diyos na hindi sila pababayaan. Sabihin nyo nga po, magtiwala. Madali po kasing sabihin, madaling magsimba, madaling pumunta ng simbahan, lalo na kapag sagana tayo. Kapag okay tayo, wala tayong problema, madaling magsabi na nagtitiwala tayo sa Diyos. Pero kapag pumasok na yung hirap no ng gawain natin, yung hirap ng buhay natin, kahit nga yung sakit, doon tayo nagkakaroon ng pagdududa at doon talaga nakikita kung nagtitiwala ba talaga tayo sa Diyos o nagtitiwala lang tayo sa sarili natin. Madaling mag-serve kapag okay tayo. Kaya tingnan po natin yung pagpapatuloy ng kwento
sa ating pong unang pagbasa, itong si Jose at ang kanyang mga kapatid ay nagkaharap-harap na. Ano ba ang pinaka masakit na karanasan na naranasan mo? O kaya naman, ano ba ang pinakamasakit na ipinaranas mo sa ibang tao, lalo tigit sa pamilya mo? Isip muna. Kasi laging diyan, no, para bang yan ang pinanggagalingan lagi kung paano ka nakikitungo sa panahon ngayon, either sa pamilya mo rin o sa ibang tao. Diyan din nakadepende kung gaano ka magtiwala sa Diyos. Yung pinakamasaklap, pinakamahirap na naranasan mo o maging ng kasi dito po, no, balikan natin ng konti. Si Jose, halos patayin na ng kanyang mga kapatid. Tapos noon, ibinenta na lang. Alipin, pinahirapan, pinakulong hanggang sa may nakilala siya na isang Ehipsyo na nagtiwala sa kanya. At nung magkaroon ng taggutom, ipinagkatiwala sa kanya isang Israelita ang nagtiwala, isang paraon, isang Ehipsyo para pamahalaan ang distribution ng pagkain. At ngayon, nagkaharap-harap sila, inamin niya na, ako si Jose, ang inyong kapatid. At ito mga kapatid na ito, napagtanto na rin nila yung kanilang ginawa sa kanilang kapatid. Pero ang sabi ni Jose, okay na yan. Okay na yan. Kasi ang Diyos ang nagdala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. So, laging mayroong dahilan o gumagawa ang Diyos ng magandang dahilan para mas magkaroon ng magandang bunga ang mga kahirapang dinanas mo maging ng ipinaranas mo sa ibang tao. Yun nga lang, kailangan nga natin matutong magtiwala sa Diyos. Kailangan natin harapin kung sa totoong buhay po, no, ito din ay nangyayari. Sa ayaw at sa gusto nyo, isang araw, maghaharap-harap kayong magkakapatid. Maghaharap-harap kayong pamilya. Pwede kayong manisi sa isa't isa, pero sana pag dumating ang araw na iyon, magtiwala ka sa Diyos na kaya mo silang harapin. At kaya mo rin magbigay ng kapayapaan sa kanila. Maging lalo na kapayapaan para sa sarili mo. Kasi no, ito yung daladala ni Jose sa loob ng mahabang panahon. Pero nung nagkaroon ng pagkakataon, mas naging malaya siya nang ipagkaloob niya ang pagtanggap sa kanyang mga kapatid kahit gaano pa kasama yung ginawa sa kanya ng kanyang kapatid. So lahat ng kanyang naranasan pala ay bahagi na, para bang, no, sabi nga dito, ililigtas kayo ng Diyos. Lahat yun. No? Kala mo nahirapan ka at pinahirapan ka lang? Hindi. Kasi ililigtas kayo ng Diyos. So kung paanong paulit na ipinapaalala at pinaparamdam ni Jesus sa kanyang mga alagad ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng hindi pagpapabaya sa kanila. Basta, no? Basta matutong umasa at magtiwala sa Diyos. Amen.